Hello mga be! Ang itatry naman natin ngayon ay fish meal. Ito ay braised Korean fish. Ito yung restaurant sa labas. Malapit lamang siya sa Hotel DM sa Dongdaemun. Heto naman ang loob ng restaurant na ito. Very local lang yung datingan niya. And talaga namang mga locals yung mostly customer nila. Lalo na yung mga Ajuma tsaka Harabuji na nagiinuman kahit tanghaling tapat. Oo, the best, diba? Pero in fairness, dinarayo talaga nila rito yung Korean braised fish. Heto naman ang cold soup nila. Isaserve nila yan as part of the appetizer and side dish. As in, malamig yung tubig, mga be. Oo. Tapos togi yan o sprout. Ayan yung soup. Speaking of side dishes, ito pa yung ibang mga side dish. Syempre, hindi mawawala. Ang kimchi, the best. Meron din silang pasile, pa-onions, pa-radish, at meron pa ritong pa-seaweed. Ayan. At eto na nga ang ating main dish, ang braised Korean fish. Meron siya talagang name, pero kapag tinatranslate ko siya, ayan yung name niya, braised nose bridge? Nakakaloka, nose bridge daw siya. Oo, kaya comment down below kung familiar kayo rito sa Korean meal na ito. And syempre pa, tiki man time, unahin muna natin itong cold soup na, ayun na nga, hindi ko siya bet, mga be. Oo, yung cold noodles nila masarap yun. Meron tayong another video niyan in the future. Pero itong cold soup, hindi siya pumatok sa aking panlasa. Hindi ko alam, parang nilagay lang talaga sa malamig na tubig na walang seasonings and everything yung ano, yung toge. So it's a no for me. I'm so sorry. Oh my God. Okay, let's go. Lantakan na natin ito, mga be. At i-review ko na rin siya para sa inyo. Meron siyang gulay sa gitna na pwede niyong i-mix doon sa kanyang pasaws. Tapos yung mismong fish niya, timplado na siya. What I mean by timplado is parang dinaing na siya. As in, maalat na siya and everything, fried na and dried na. Ganun yung level niya. Para siyang dinaing levels natin dito sa Pilipinas. Ganun siya and maalat siya pero masarap and malinamnam yung fish. In fairness naman sa fish. Lumalaban siya at nag-swim-swim sa aking lalamunan papunta sa aking digestive system. Ganun. Pero yung sauce niya naman, the typical Korean sauce niya, pero grabe naman yung anghang, mga be. Oo, tinodo nila yung anghang. As in, ganun yung level. Kaya hindi namin naubos kasi imbis na simut-simutin mo pa siya, hindi mo nakakayanin sa anghang. Oo. Tapos, dapat sana yung cold soup yung magpapa-tame nung anghang. Pero dahil hindi ko bet yung cold soup, ininuman lang ng tubig, tapos syempre nabusog ka na kaiinom ng tubig, di ba? Pero ayun, sayang. Pero the best talaga yung fish na ito. So may reason talaga kung bakit siya dinarayo ng mga locals dito sa area na ito sa Dongdaemun, Seoul, South Korea. Ganun! Mga be, comment down below kung anong tawag sa meal na ito at doon na rin sa isda. Hindi ko talaga matanggap na braised nose bridge ito. Nakakaloka, kumain ako ng ilong. Mm-mm. Thank you so much for watching. Until our next Korean food trip. Mwah mwah, chup chup.